We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joan Punsoy. Ilang magsasaka, motorista at transport group sa iba't ibang probinsya sa bansa umaalma sa ipinatupad na big-time oil price hike ngayong April 11. Makibalita tayo kay Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinamantala ng ilang motorista ang magpa-full tank kahapon bago ang big-time oil price hike ngayong araw. Nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 80 centavos sa kada litro ng diesel, habang mahigit 2 piso ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Una-una kami nabigla dyan kasi mataas. Pesos kamo na lang, ano? So mabigat yan. Mabigat kasi isipin na lang natin doon sa 100 na pasayros maghapon, equivalent sa 300 yan. So malaking bawas po. Tapos na raw ang Semana Santa, pero tila extended daw ang penitensya ng ilang motorista sa Batangas City. Bunso dito ng big-time oil price hike na ipinatupad ngayong araw. Ay, wala, manid na. Sa Camarines Sur, ang mga magsasakang ito sa Minalabak, kanya-kanyang bitbit ng container sa gasolinahan para bumili ng krudo para sa kanilang mga makina sa bukid. Wala raw silang magagawa sa taas presyo dahil kailangan nilang magtrabaho sa sakahan. Anong masasabi ko? Mayo kaming magiginibong mga konsumidores. Pag ginusto nila maglangkaw, kaming magiginibong, kundi mabakal, tamabakal. Dismayado ang ilang habal-habal driver sa pagsipan ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Kanya-kanya silang diskarte upang makatipid sa konsumo ng gasolina. Wala yung problema mina nila kay kanang mahal na kayong kanang palito niya, mahal pang gasolina. Hindi na lang sigdagan mi, kanang pundo-pundo na lang. Kakaunti na nga lang daw ang kita, dagdag pasanin pa sa mga driver ng tricycle sa Iloilo City ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil walang ibang pagkakakitaan patuloy sa biyahe ang mga driver. Tani nang namigitani kung sumaka ang pasakaan man ng plitihan mo ni. Kaya ang amon pa sa hero, tatlo gilang kami kabilog pa sa hero. Di, why get patas-patas gilang ma'am. Umalma rin ang ilang motorista sa Cagayan de Oro City sa big time oil price hike ngayong araw. Apektado gid ang kita ni kay gigirang increase niya, wag mo increase dako niya, sintimos din ang barya awang decrease awag gyapon tay may money. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng langis ay epekto ng desisyon ng ilang petroleum exporting countries na magbawas ng oil production. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga biyaherong pabalik ng Metro Manila, patuloy ang pagdagsa sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Matapos ang Semana Santa, nagsimula nang dumagsa ang mga tao sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa pamunuan ng terminal, kontrolado naman ang sitwasyon. Nakatulong daw ang nasa 102 buses na may biyaheng Manila, kabilang ang 17 extra buses para sa mga chance passengers noong Sabado. Siguro yung mga ibang pasahero nag-decide na magbiyahe ng maaga, hindi na nagpaabot kahapon and ngayon kasi alam din nila yung magiging sitwasyon ng ating terminal nga. Mula April 8 hanggang April 11, fully booked na ang mga biyahe sa isang bus company. First come, first serve rin ang sistema sa mahigit 10 nilang extra buses.
Yung aga-agahan lang nila ang pagpunta dito sa terminal kasi pagdating sa gabi, medyo mahirap na sumakay kasi wala na kaming extra bus. Sa tala ng PCG Western Visayas, umabot sa mahigit 900,000 ang mga pasahero na dumagsa sa mga pantalan sa rehiyon nitong Semana Santa. Pinakamarami ang naitala sa probinsya ng Aklan na umabot sa mahigit 300,000 na mga pasahero. Generally peaceful naman ang assessment ng PCG. We don't have any reports be confiscated or may nakalusot na mga kontraband. Mahigit sa 50,000 na mga pasahero ang dumaan sa Cebu South Bus Terminal nitong Holy Week. Mas mataas ito sa 40,000 projected passengers na unang inihayag ng tagapamahala ng terminal. Naitala naman ng Cebu North Bus Terminal ang aabot sa 15,000 na mga pasahero. Maikukonsidera namang matagumpay ang operasyon ng mga otoridad dahil walang naitalang anumang problema sa mga terminal. Muna akong gipasalamatan yun niya ang tanan in spite sa kainit, everything is done well. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ng tropical depression ang binabantayang low pressure area. Pinangalanan iyan ng pag-asa na Bagyong Amang. Ang una nating bagyo ngayong 2023. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Catanduanes, northern portion ng Eastern Samar, eastern portion ng Northern Samar. Namataan ang sentro ng bagyo, 475 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nitong lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour. May kabilisan ang takbo ng Bagyong Amang. Posible itong maglandfall sa Bicol Region o kaya sa northern portion ng Samar Island ayon sa pag-asa. Dahil sa bagyo, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa silangang baybayin ng Catanduanes at Eastern Samar at maging sa northern at eastern coast ng Northern Samar. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Quezon, Mindoro, Masbate at Eastern Visayas. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ilan pang panig ng Bicol Region at Eastern Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. 80 katao na sawi sa pagkalunod sa buong bansa ayon sa datos ng PNP. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Diyan na uwi sa bangungot ang masayasa ng banding ng ilang magkakamag-anak sa mahabang bakasyon matapos ang mga insidente ng pagkalunod. Sa pinakauling datos ng PNP, umabot na sa 80 ang naitalang nalunod sa buong bansa nitong nakalipas na mahabang bakasyon. Pero ang Office of the Civil Defense nagsasagawa pa ng validation. Kabilang dito ang nalunod sa ilog na bahagi ng barangay Mayombo, Dagupan City, ang 13 anyos na si Giancarlo Fernandez, kasama ng biktima ang apat na kalaro nang magkayayaang maligo sa ilog noong Sabado de Gloria. Umabot ng 2 oras bago na-recover ang katawan ng biktima sa ilog. Sobrang sakit po, yung nanay niya po nakilabada pa, hindi niya alam. Alas 5 na ng hapon, pagdating niya naglupisay na agad nung nalaman niya na patay na, nanalunod. Isa rin ang nasawi matapos tangayin ng alon sa dagat na bahagi ng Pugaro. 7 iba pang individual ang muntikang malunod. Sa datos ng Police Regional Office 1, 14 na ang naitalang insidente ng pagkalunod sa rehiyon nitong nakaraang long holiday. Pinakamarami ang naitala sa Pangasinan na umabot sa 11. Ayon sa Pangasinan Police, ilan sa mga biktima ay mga menor de edad. Yung mga pinagbabawal na paligo, doon po sila nagpunta. Although may mga pulis na din doon dahil alam naman natin ang mamamayan natin ay mahilig talaga sa tubig, hindi po naiwasan na nagkaroon po ng insidente. 6 naman ang inisyal na bilang ng drowning incident sa Rehiyon 2, kabilang ang mga nanunod sa Angadanan, San Mateo at Alicia sa Isabela, habang 2 naman ang nalunod sa Santa Ana sa Cagayan. Anyway, red alert pa rin tayo ngayon. Andun pa rin yung mga tao natin sa mga paliguan. Sa tala ng OCD Region 3, 7 ang nalunod sa Central Luzon sa nakalipas na long holiday. Kabilang dito ang 3 individual na nalunod sa Aurora. Siguraduhin natin na kapag maliligo tayo ay lagi tayong may kasama.
para pong maiwasan yung mga sakuna na pwedeng maidulot ng ating mga paliligo. Patuloy ang paalala ng otoridad sa publiko upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Joel, mula sa heightened alert, ibinaba na sa normal level ang status ng Pangasinan Police Provincial Office matapos ngang maging matiwasay ito nga paggunita ng Semana Santa at long holiday break dito sa probinsya, bagamat may mga insidente ng vehicular accident at mga insidente nga ng pagkalunod. Samantala, kahit tapos na yung holiday, may mga ilang beachgoer pa rin na nagtutungo dito sa Lingayen Beach, kaya at may mga nakantabay pa rin at naka-standby na wasar at mga lifeguard para umantabay sa mga beachgoer. Paalala lang sa mga bisita pa rin, lalo na doon sa mga may mga kasamang bata, na sana ay huwag daw hayaan na maligong mag-isa mga bata sa dagat para maiwasan ang mga trahedya sa dagat, lalo't karamihan sa mga biktima ng pagkalunod ay mga bata. Yan ang latest. Balik sa'yo, Jawan. Maraming salamat, Russell Simorio. Limang katao patay habang isang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Digo City, Davao del Sur. Ang detalye sa report ni Argil, relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Ay, wala sila chito, Dre. Nakalakaw sila. Ano yung uya po? Nauwi sa trahedya ang sanay masayang paggala ng tatlong pares na magkasintahan noong Linggo ng Pagkabuhay matapos silang tamaan umano ng kidlat sa pinagsilungan nilang kubo sa Camp Madiger, Barangay Binaton, Digo City, Davao del Sur. Patay sina John Gabriel Hersalia, 15 anyos, at kasintahan nitong si Glendel Joy Villosino, 16 anyos. Jomal Galicia, 19 anyos, at kasintahan nitong si Jeremy Cartagena, 18 anyos, at isang Valerie Asutilla, 23 anyos. Swerte nakaligtas ang kasintahan ni Asutilla na si Clarence Chato, 21 anyos, na siyang nag-iisang survivor. Ayon sa tribal chieftain ng Bagaubo, Tagabawa, inabisuhan na niya ang mga kabataan na bumaba na sa bundok dahil pumapatak na ang ulan. Kami, akong bana, nang uli nami, nagpasing ulan mi. Kaya, kani. Katong akong tigbantay po ditong duha, yung mga tigbantay ng mga bataan, mahuli na po sila kay mo man sila kapasilungan. Niyagda nila itong mga bata lagi dito. Ha? Manguli na ta kay ulan. Ningo na po nga, musunod rami. Nagsunod-sunod na umano ang pagtama ng kidlat at nang binalikan ang mga kabataan, nakahandusay na ang mga ito. Nasa kalahating oras umano ang nilakad ng mga personahe ng Digo CDRMO sa maputik na daan upang i-rescue ang mga biktima dahil sa malakas na buhos ng ulan at kidlat. Wala rin cellular signal sa lugar. According atong survivor, nikalit lag piti ang kusog kay nga kurinte daw. Nagtuodo sila og sa electrical power na to. So, moto pag nag-pass out siya, pagka mata na niya, dito na nakita nga kuan kaning nanghigda na yung makauban. Dahil sa nangyari, ipinagbawal muna ang pagpapapasok sa Camp Madiger. Nag-alay din ng Bulaklak at Dasal ang tribo sa naturang lugar. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagligo sa ilang baybayin sa Oriental Mindoro, hindi pa rin pinapayagan ng LGU. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa banta ng oil spill, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagligo at iba pang leisure activities sa ilang lugar na sakop ng Oriental Mindoro. Sa bayan ng Nauhan, maya't maya ang pag-iikot ng mga kawani ng MDRRMO sa baybayin para matiyak na sumusunod ang mga residente. Iniikutan din namin at kami doon nakatutok ngayon sa mga inland resort namin at saka sa mga kailugan. Nandiyan yung mga team namin sa mga coastal area namin. Ayon sa MDRRMO, maaari namang maligo sa ibang mga ilog at inland resorts sa Nauhan na hindi apektado ng oil spill.
Samantala, may pailan-ilan ng mga residente mula sa Calapan City ang nasita ng CDRRMO dahil sa paliligo sa dagat. Ayon sa Calapan CDRRMO, maaaring makakuha ng sakit ang sinumang maliligo sa dagat na apektado ng oil spill. Kasi hanggang sa ngayon po ay wala pa pong resulta yung mga test na itinagawa ng DNR po at saka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para po may sigurado kung ligtas po ba talaga. Doon po kasi sa mga nauna nilang mga resulta ay bagsak po yung tubig ng lungsod ng Calapan at ito po daw ay kontaminado na maaaring sanhinga po nitong oil spill. Ayon sa LGU, mahaharap sa parusa ang sinumang mahuhuling lalabag sa polisiya. Marami rin po dito ang mga inland resort kung saan pwede po silang maligo. Hindi rin po namin pinapayagan na paliguan. Ito pong Baton Bridge kasi po ilan na po ang kinuhan nitong ilog nito. Ganon din po itong mga ilog dito sa Bukayaw. Sa tala ng Calapan CDRRMO, nasa mahigit 20 miyembro ng Disaster Risk Management ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng lungsod, katuwang ang Coast Guard at PNP Calapan City para sa seguridad at kaligtasan ng mga residente. Ayon sa PCG Oriental Mindoro, hindi rin maaaring paliguan ang karagatang sakop ng Bako at Pola sa parehong lalawigan dahil pa rin sa epekto ng oil spill. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang barangay chairman patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Sarangani at Maguindanao del Sur. May detalye si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patay matapos barilin ang kapitan ng Barangay Mindopok, Maitom, Sarangani na kinilalang si Tunesa Sarudin. Ayon sa pulisya, ang biktima ay nasa harapan umano ng barangay hall pasado alas 10 ng umaga noong Linggo nang bigla na lang itong binaril sa ulo ng isang lalaki na sakay sa motorsiklo na agad ding tumakas. Ayon sa otoridad, posible umanong may kinalaman sa trabaho bilang barangay captain ang pamamaril sa biktima. May mga history na po kasi yan po sa barangay na yan. Connection doon sa rito ng dalawang faction ng MILM. So mapan yun sa mga operation na ginagawa natin sa area at saka yung support niya sa pagpapanatili ng katahimikan sa kanyang barangay. Noong taong 2020, patay din sa pamamaril ang kapitan sa nasabing barangay na si Muhammad Ahmad. Si Sarudin ang siyang pumalit sa pwesto dahil siya ang first kagawad noong panahong iyon. Posible rin umanong iisa lang ang mastermind sa naturang mga insidente ng pamamaril. Ako na din mapan po na yun po talaga. Meron pa po tayo mga muli po natin yung mga different angles and motives. Tingnan po, pagiging accurate po yung ating nagawin na hakbang upang makapag-fail tayo ng kaso. Samantala, patay din matapos barilin ang barangay captain ng Salaman Libak Sultan Kudarat na si Danny Angkay nang hindi pa nakikilalang sospek noong Sabado ng hapon sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Police Chief Captain Giuseppe Tamayo, nasa kanyang sasakyan ang biktima nang nilapitan at binaril ng sospek. Patuloy pa ang imbestigasyon ng kapulisan sa insidente at sa posibleng motibo at pagkakakilanlan ng sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 18 katao na nag-island hopping sa Lapu-Lapu City, Cebu, nasagip matapos magkaaberya ang kanilang sinasakyang bangka. Tutukan sa report ni Luan May Rundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Nag-island hopping ang 18 college students mula sa Mandaue City nang magkaberya ang sinasakyan nilang motorbangka noong Linggo. Ayon sa Lapu-Lapu City DRRMO, hindi na gumana ang manibela ng motorbangka dahil low tide noon nang binaybay nila ang Tres Marias sa isla ng Panganan. Agad na rumisponde ang sea ambulance at kawani ng City DRRMO at dinala ang mga pasahero sa Port of Santa Rosa at Punta Engaño kung saan tiningnan sila ng mga medics. Samantala, simula kahapon, unti-unti nang bumalik sa Lapu-Lapu City ang mga nagbakasyon sa Olango Island noong Semana Santa. Sa datos ng Coast Guard Olango Substation, nasa 1,710 ang mga pasahero ang dumating sa Angasil Port galing Olango Island kahapon. Marami pa rin ang nag-a-island hopping hanggang kahapon para masulit ang huling araw ng long weekend.
Aabot sa 400 na mga pasahero ang nag-island hopping kahapon lang. Mahigpit naman ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard dahil sa nakaambang masamang panahon. Pero ako sa gil-warning karon medyo hangin-hangin pero di pa po kayong umbawad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan daw munang unahin ang maayos na sistema sa pagbibigay ng benepisyo bago dagdagan ang pensyon ng mga veterano. Sinabi ito ni PBBM kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan kahapon. Samantala, iginiit din ng Pangulo na walang kaugnayan sa anumang opensibang aksyon ang pagkakaroon ng EDCA bases malapit sa Taiwan. Ayon kay PBBM, ito ang mga napili dahil ang mga lugar na ito ay madalas tamaan ng bagyo o kalamidad at makatutulong ito sa mabilisang pagbibigay ng calamity assistance. Kabilang sa mga bagong EDCA bases, ang Naval Base Camilo Osias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ang reaksyon ng China ay hindi naman siguro kataka-taka dahil nag-aalala sila. Pero hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nalunod sa ginagawang septic tank ang magkapatid na bata sa Talisay City, Cebu. Nakilala magkapatid na sina Mark Eman at Nathaniel Llamedo, edad 6 at 7. Matapos maglaro at naputikan, nagbanlaw sila sa naipong tubig ulan sa nakatiwangwang na butas sa ginagawang septic tank. Habang naguhugas, nakahawak ang dalawa sa isang nakausling bakal pero bumigay kaya nahulog ang dalawa sa tubig. Parehong hindi marunong lumangoy ang dalawang bata. Based sa mga bata na natang sa ilang gitan, matong na nahulog ito ang duha, wala na nila matabang. Isang taong gulang na batang lalaki patay sa sunog sa Balingasag, Misamis Oriental. Tutukan sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. Agad na nirespondihan ng mga bumbero ang sunog sa Upper Kamakawan, Barangay Dumarait, Balingasag sa Misamis Oriental alas 3 ng hapon noong Huwebes Santo. Dahil gawa sa light material sa bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Hindi na nailabas ng kanyang ina mula sa nasusunog na bahay ang mahigit isang taon gulang na batang lalaki. Sa investigasyon ng Balingasag BFP, nasa labas ng kanilang bahay ang ina ng bata dahil gumagawa ito ng walis-tingting bilang kanilang hanap buhay. Nailigtas ng ina ang dalawa niyang mga anak. Pero hindi na nito nakayanan ang init nung balikan ang bunsong anak na nasa duyan. Nakita na lang ang bata na sunog na, ang gulo sa electrical short circuit at paglalaro umano ng mga bata ng apoy ang iniimbestigahan ng kabomberohan. Biyernes Santo nang mangyari ang malaking sunog sa Barangay Poblacion 3, Villanueva, Misamis Oriental. 7 bahay ang naabo sa sunog. Sa investigasyon, posible umanong nagmula ang apoy sa naiwang niluto na kumalat sa mga katabing bahay. 10 bahay din ang nasunog sa Zone 2 Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental noong Sabado de Gloria. Ayon sa Taguluan BFP, nasa 1.1 million pesos ang estimated na danyos ng sunog. Patay sa sunog ang isang alagang aso na nakatali sa bahay. Kasabay ng Semana Santa, isang grass fire ang naitala sa lungsod ng Tabaco sa probinsya ng Albay. Napinsala dito ang halos 2 ektaryang damuhan sa Barangay Punta Rawis, San Miguel sa naturang lungsod. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, pinaniniwalaan ang napabayaang niluluto ng mga taong naligo sa San Miguel Beach ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 3 persons of interest habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa insidente. Umabot sa 18 tindahan sa public market sa Barangay Kabakungan sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental ang nasunog Lunes ng madaling araw. Ayon kay La Castellana Acting Fire Marshal Eulogio Patriarca,
Hindi bababa sa 7 million pesos ang halaga ng danyos na iniwan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng apoy. Wala namang nasugatan o namatay sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magsisimula mamayang hapon ang finals ng NCAA Season 98 Volleyball Tournament kung saan magtatapat sa Women's Division ang defending champions, College of St. Benilde versus Lyceum of the Philippines University. Natapos ng Lady Blazers ang elimination round na walang talo at hinahangad nilang makamit ang back-to-back championship at pangatlong titulo para sa College of St. Benilde. Makakatapat nila ang LPU Lady Pirates na unang pagkakataong makapasok sa finals mula nang sumali ang Lyceum sa NCAA noong 2011. Samantala sa Men's Division, maghaharap ang defending champion, University of Perpetual System Delta na hinahangad makamit ang three-peat championship at ang San Beda University. Mapapanood ang maksyong tapatan sa finals ng NCAA Season 98 Volleyball Tournament mamaya simula 12 noon sa GTV. Mapapanood din ito via live stream sa NCAA Philippines Facebook at YouTube pages. Mga butanding na mataan sa mga karagatan ng Camarines Sur at Albay. Ang detalya sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kuha ang video na ito ni John Francis Diaz ng Bayan ng Tinamba, Camarines Sur. Kasabay kasi ng kanilang pangingisda, bigla na lamang nagsilabasan sa gitna ng karagatan ang hindi bababa sa 8 mga whale sharks o butanding. Kala niya na daa, marutod ang nalubog, tapos na nagdakon. Kaya nailing naman ang mga tao, mga butanding palantalado. Mabalawan kaya itir sa gilid, kaya hindi rin din si mga butanding. Sa kabila ng magandang tanawin, nagpasya ang grupo ni John na lumayo na lamang sa lugar para hindi maistorbo ang natura mga butanding. Samantala, ilang whale sharks naman ang namataan sa karagatang sakop ng Legazpi City sa Albay. Ayon sa BFAR Bicol, normal ang paglabas ng mga ito sa karagatang sakop ng rehiyon mula Pebrero hanggang Oktubre dahil sa dami ng alamang at iba pang maliliit na isda sa lugar na nagsisilbing pagkain ng mga ito. One of the reasons is, number one, they're looking for their food. So ang mga whale sharks na ini, ang kinakakanin daw mga saradip na sira. So kapag naghahanap sinda ng food, minsan nag-aggregate sinda. So sa kakahanap ninda ng food, nakakaduman sinda kung sa ito darakdakul ang food na makukuha ninda. Dagdag pa ng ahensya, kinukonsidera bilang gentle giant ang mga butanding dahil hindi ito nananakit ng tao pero paalala ng mga otoridad na sakaling makakita nito, pabayaan na lamang para mabigyan din sila ng pagkakataon na makahanap ng pagkain. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.